Magandang gabi po, kapamilya. Welcome po sa bago na namang kwento na paborito nyo na magiging paborito naming mga bata, ang comics. Ang kwento po natin ngayong gabi ay sinundan ng mga mambabasa sa Aliwan Comics at tumagal ng halos isang taon. Siyempre, gawa ito ng isang Aliwan Comics writer na kilala sa horror suspense thriller at fantasy stories. Ito po si Tito Rod Santiago sa kanyang kwentong Ang Sandok ni Buninay. Ang kwento po sa akin ni Tito Rod, nung kumain po siya ng barkada niya noon sa Quiapo, may isang batang babaeng palaboy-laboy ang lumapit sa kanya. Bidalang manika na pulot yata sa basurahan at isang malaking sandok na gawa sa Baguio. Matapos nabigyan ng pagkain ni Tito Rod ang bata, nagbiro pa sa kanya na kung may magic lang sana ang sandok niya, hindi na sana siya manghingi ng pagkain. Mamagicin na lang ng sandok niya. Tinanong ni Tito Rod kung anong pangalan ng bata. At ang sinabi niya, Buninay. At doon nabuo ang kwento natin ngayong gabi. Sana mabusog kayo sa saya at may impatsyo kayo sa tuwa kasama ng buo niyong pamilya. Ako po si Charlene San Pedro. At ito po, ang sandok ni Buninay. Kawawa ka naman. Di bale, sagot kita. Masarap mainit ang popcorn ni Oji! Popcorn kayo dyan! Popcorn po! Bata, gusto mo ng popcorn? Huwag na po. Wala po kasi akong pere. Naku, hindi! Naku, huwag ka na mahiya. Sige, libre ko to. Sagot ko yan. Ano na, sige na. Ha? Salamat po, ha? Sige, kainin mo na yan, ha? Sige po. Sige. Popcorn! Popcorn kayo dyan! Ale, popcorn po, oh! Mainit po! Popcorn po kayo! Popcorn po kayo dyan! Popcorn po! Popcorn po!
Asan? Wala. Tango. Wala dyan. Ayun ho. Pira ba yan? Eh, bata yan eh. Mukha pang pulubi. Tanga. Pag nabenta natin yan, malaking pera yan. Pusta tayo. Huli lang lubos na yan. Walang kasama. Pag walang kasama, walang kamag-anak. So, ibig sabihin, walang mag-anak. Ano pang hihintay natin? Kuhayin natin. Tandaan na, tanga. Ano ko sa likod? Kabilang. Eh. Huli ka! Manong? Ako, Diyos ko, buti na lang hindi ka nila napuruhan. Alam mo, Ari, hindi ko na talaga alam yung nangyari. Ito na. Ay, nahihilo pa ako. Dahan lang. Buti na lang po. Tumating yung mga polis. Hinuli yung mga salbaing mama. Buti na lang, hindi ka dinala sa presinto. Hindi ka sinama dun, no? Oo nga. Sabi ko po kasi, tatay ko po kayo. Kaya hindi ko po kayo pwedeng iwan. Naku. Baka nag-aalala na tatay mo, tawagan natin. Naku! Huwag na po. Baka po. Hindi. Po kayo. Hindi, mura lang. Piso nga. Kada patak na ngayon eh. Kaya bigay mo na yung cell number tatay mo para tawagan na natin. Wala na po kasi akong magulang eh. Ayoko naman po kasi madala sa bahay ampunan. Ay, naku, Buninay. Halika nga dito. Alam mo, okay lang yun. At alam mo kung anong mas okay. Yung dito ka natitira. Para naman hindi ka na pag-alagala sa kalye. Diyos ko, delikado yun, di ba? Ano gusto mo? Opo, gusto ko po! Sandali, ano ba to? Ano ba to? Ano ba yung sandok mo? Eh, kanina mo pa parang hindi mabitiwan yan. Laruan ko po kasi. Sandok? Laruan? Ano ka ba? Kaya mo, pagka kumita ng malaki ang tatay OG mo, ibibili kita ng bagong laruan ha? Kaysa itong sandok ang pinaglalaruan mo. Nga. Naku, huwag na po. Hindi ko po kailangan ng ibang laruan. Okay na po sa akin itong sandok. Ito lang po kasi yung pinamana sa akin ng nanay ko eh. Kaya po, okay na po sa akin to. Hindi ko po ipagpapalito sa ibang laruan. Sige na nga! Bango. Ang bango. Talaga? Ibig sabihin, masarap po kayo magluto. Naku, ikaw talaga. Alam mo ba? Yan din ang sabi ng tatay OG mo sa akin. Kaya nga, eto yung naisip kong negosyo eh. Naku, ni Ethel, tutulog po ko sa inyo. Aba! Marunong ka na ba magluto? Eh, ang liit-liit mo pa. Eh, marunong na po ako. May sandok na po ako eh, oh. Kok talaga? Ano? Kain kayo na yun. Uy, masaya! Bakit po, Nay? Sana, Buninay. Maging kasing lakas ng karinderya ni Nora Factora ang karinderya natin. Naku, Nay, huwag po kayong mag-alala.
Sasarap nung magluto. Siguradong marami po tayo magiging suki. Sandali lang kami ngay! Baka bukang magising sila! Labag tayo! Sandali lang! Kaya binusin na natin! Magbibot pa tayo ng rapaktura! Ano ba? Pagyanan mo! Basta, bayaran na tayo sa trabaho ito! Yun ang importante sa akin! Bilis! Hindi ba yun? Yun! Pagpunta na doon! Check-checkin namin ang bahay ninyo. Taka lang po, ba't niyo po check-check? Anong pong problema bakit? Oo, ano pong problema niyo, Refactora? Talagang merong problema! Pupunta ba kami dito kung wala? May nagreklamo sa akin mga suki ko. Dito raw sila nakakain ng ipis, huh? Inahalo sa mga luto mo. Entonces, madumi ang lugar ninyo. Pero... Kaya naman, naparito ako upang patunayan kung tama ang mga bintang. Trabaho ko ang bantayan ang kalusugan ng ating mga mamamayan at siguraduhin ang kalinisan ng mga establishmento. Sinisiguro rin namin na hindi malalagay sa alanganin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Pero Nyora Factora... Nako! Huwag ka nang lumusot! Dahil kung wala ka namang tinatago, wala kang dapat ikatakot! Mabuti pa! Tignan na nga natin. Ay, yes, officer! This way! Pero... Malinis! Malinis! Hindi. Tiyak ko, nandun. Nandun! Doon tayo. Malinis naman pala eh. Imposible. Imposible! Sabi nila dito nila... nila nakain yung mga daga. Yung mga ipis pala. May alam ka, no? Siyempre! Ako pa? Hindi naman ako papayag na mapahamak ang Nanay Ethel at Tatay Ogie mo. Mababait silang tao, no? Anong ginawa mo? Ano pa? Dinilinis kong lahat ng patay na dagang pinalagay ni Nyora Factora dito sa atin. Eww! Nasaan yung mga dumi? Sabi mong palpa kami, hindi rin palpa! Ay, naku! Hindi! Kahit ano, ewan ko sa inyo! Basta kahit hindi nyo na ipalpa! Hindi mo na sa kanya
ano nangyari sa atin? Sige po! Tumahimik ka na kasi! Hanggang kailan ganito? Bakit ganito? Kinulam na tayo! Kinulam na tayo! Kulam? Bakit? Nino! Kanino ba tayo may atraso? Di ba tayo naglagay ng magdaga sa kanila? Ito rin ang bumapalik sa atin! Anong gagawin natin ngayon? Gaganti tayo! Gaganti tayo! Oh,